Hi guys, magandang umaga sa inyo dyan. Pasyal muna tayo ulit dito sa palayan ko guys. Yan, malapit na siyang maani. Hinog na yung hybrid natin. Baka sa susunod na linggo, pwede na talaga itong anihin. Yan, ito na lang siguro yung mga aantayin. Yung iba, hinog na. Saktong-sakto na talaga to sa susunod na linggo. Yan. Mamaya, bibili kami ng punla ng tsuhin ko. Pupunta siguro kami dun sa bilihan ng punla. Yun. Para maka-prepare na tayo sa ano. Pagkatapos mag-ani, makatanim din tayo agad. Kasi maani na to sa susunod na linggo. Tsaka napansin ko sa ano natin, hybrid. Hindi pa nga siya naani, tumutubo na agad. Tingnan niyo guys. You know, yung ano niya. Hindi pa nga siya naani na may mga tumubo ng dahon sa butil niya. Dahil siguro sa ano, palagi siyang basa. Dali namang tumubo ng palay na to. Tsaka yung tsuhin ko doon, nagano na siya ng ano, na naglinis na siya sa palayan niya para doon kami magpupunla, ma'am. Doon kami magpupunla pag makabili na ako ng punla. Okay nga yun para makatanim din tayo agad pagkatapos mag-ani. Ito yung sa tsuhin ko guys. Malapit na rin mahinog. Nahuli kasi siya sa pagtanim. Kaya yung sa kanya yung medyo nahuli ng konti. Pero malapit na rin itong mahinog. Ito yung nilinis ng tsuhin ko para dito kami magpupunla. Na, siya kasi yung naunang mag-ani. At saka yung isang tsuhin ko dun. Isang tsuhin ko rin dun. Bali, dalawa silang nakauna na sa ani. Nagsabay kasi sila sa pagtanim eh. Kaya dito kami magpupunla pag may mabili kami mamaya. Uwi muna tayo guys para mag-agahan. Good morning, Kamel. Good morning. Hello, what's your doll be? What's the name of your doll? Tope. Kamel po lang name ni be. Uchi po noy. Name is just. Hi Kamel. Love love ni mong friend be. Hello po. Hello. Baru papa ni be. Kamel. Baru papa be. Ganda ng laruan ni Kamel. Katakot si Kamel. Hello. Diyam niyak. Hello. Niyak siya be, niyak be. Totoy po. Diyan sa'yo. Ito na yung mga karpetero guys. Tinanggal na nila yung ano, yung porma natin sa poste. Magano na sila dyan sa porma ng slab naman para mabuhusan mamaya. Mau sa tanong? Mana? Kaya muna tayo ng agahan guys. Anong ulam natin?
Wow, sarap to. Toyo, beef loaf, tsaka itlog. Nga na mo, kuya? Nga mga ano ta? Kain mo na kami, guys. Hi, guys. Papunta na kami ng chewin ko sa, no? Bilihan ng punla. Lalakad na lang kami kasi yung tricycle ko iniwan namin dun sa, ano, kapitbahay ko dun. Kapitbahay namin dun. Kasi hirap talaga ng daanan. Masisira yung tricycle talaga. Kaya, yan. Iniwan na lang namin dun. Yan, chewin ko. Dito na pala si Kyle. Asa ka? Pwede ka gisnak? Palod? Pwede ka mapalit ng apel o pan? Sumakay na yung chowin ko sa motor. Bibili na rin ako ng ano, dagdag na semento, guys. Para di tayo maubusan ng stock natin. Meron pa naman akong 10 sako doon na semento. Dadagdagan ko na lang siguro yun ng mga 6. Para sa susunod na araw naman tayo bibili ulit pag magkulang pa. Pumunta na kami na ang chowin ko sa ano. Bilihan na ang kula, guys. Yan na yung na-try. Lapit na rin lang mag-ani dito. Pero yung iba, kakatanim lang rin. Yan yung gumagalay na yung topic ng kanal ngayon. Daming daanan. Bigaya lang din dun sa papasok sa atin. Dun sa amin. Pero unahan nito, highway na. Sunod na tayo sa highway yan. Yan yung highway na Kalangkaman. Punla ngayon. Kaya doon tayo sa iba maghahanap sa base. Ito ay Sewell Water Reserve Development Station dito. Lipat tayo, guys. Doon tayo sa base bibili. Bago pa na punla ka tanong ninyo? Ito muna di ah. Ipad? Ipad, ispad. Kaya ano ito? Dan muna tayo saglit. Oh, ang lawak talaga ng tubig dito, guys, oh. Dito kinakuha yung supply ng ano, tubig sa lungsod. Tsaka sa dam dire gapon bagi pangkuha ang supply sa tubig sa Basakya. Dito rin kinakuha yung supply para sa mga farmers. Ang lawak. Maraming isda dito, guys. Yun, may bangka nga doon, no? May mga namimingwit din dito minsan. Tara! Balik ulit tayo sa biyahe. Yung layo-layo na yung pupuntahan natin.
dami ng mangga dito, guys, oh. Layo-layo din yung biyahe. Aray. Bandang pagmasdan dito mga mangga. Dito na tayo. Dito talaga daw sila ang kondinyo. Dito na ang lugar nila, guys. Para siyang ano, eskwelahan. Para mag-eskwelahan. Ganda ng tanim. Gusto ko yung ano nila. Ang ganda ng ano nila, guys. Tanim na parang bakod. Aray. Ako. Tinamaan yung tuhod ko sa ano. Ay! Sikit. Para siyang ano, secret garden. Asa naman dapat yo? Ay, maglakaw na lang to. Maglakaw ka? Dito na tayo, guys. Yan yung opisina nila. Dito na yung chuhin ko. Ganda ng pananim din nila ditong talong. Yan yung mga pananim nilang talong. Ganda. Tsaka meron pa silang tanim na sunflower. Yan yung mga sunflower. Hindi pa lang na mumulaklak. Sunflower ba yan? Parang purma din ng sunflower, eh. Yung talong nila. Pasok tayo sa opisina para magtanong sa punla kung anong available meron sila. Gusto ko talaga yung area ng ang paligid. Parang school. Parang eskwelahan lang yung forma. Ang ganda. Layo-layo din yung biyahe namin papunta dito. Ari sa papaya. Nabalik pala siya, guys. Tapos namunga pa rin. Namunga pa rin yung dulo. Ito yung ano niya. Nabalik. Pero marami pa rin bunga. Dalaki ng bunga. Kasi 40 kilos dyan pala eh. Available na. Yan ang mahal ma rin dyan. RS na. Akan din siya. CS na bali available ani. Diyan mo na wala may RS. Ala hindi ang CS RS. Mm-hmm. RS. Oh, RS. Pick up. Ano sumi man yang konput? Yung mga anak mo pa siya sakit niya sa kuan say. Ngayon sa bugas. Mano yang plant nga matamnan niya? Gitas on. Oh, gitas on sa kumay. Mm. Masa may nintutan nila lang nabilin? Pila ka adlaw. 130 ka adlaw. Ah, sito. 113 ka adlaw. Maani na. Napoy. Sito. Sikira. Oh, dali. Ano rin yun? Ito na lang yung available nila na ano, guys, punla. Ito, 15. Pila ni? 17. Kuala. Ini bilang sako ane? Ukur 40 kilos. Kuala. 1800. Ito lang yung 15. Ganun si Isa. Sa mga hayo. Ambot lang yan. Ano, aga. Ang lain-laing available. Ang bunuburo din yung sa gitas uno. 95. Sa dito, kas. Di, ino, wapak kay Ala. Ubay. Ano yung medyo kung ito magpahaan? Kaya naman, nagkamang mga riga po.
Milling recovery anta 69.9. Wala silang available na stock na inaanap namin guys nila yun. Punta naman, punta mo na asa tayo, munisipyo? Munisipyo? Punta kami sa munisipyo ng lungsod namin, baka meron silang available na stock doon na yung inaanap ng gawin ko. Iba yung mga punla nila, mga bago, kaya wala kami idea kung anong resulta nun. Maganda kasi yung nasubukan na natin para alam na natin kung anong kalalabasan. Basig mo ni 44, ito 44 ito. Ito ha, 436. Ito pala yung mga ginagawa nilang binhi guys. Kumbaga parang experiment nila. Ito pala yung nandun sa ano, tinitingnan natin kanina. Yan yung ano niya, yung 436 na variety. Maganda din pala yung ano nila oh, tubo. Pero hindi lang siya ano yun oh. Hindi siya kayong sipak. Sakitan po niya siyang formata na agitong tumadahan. Ganyan, nakipigmentin ang side kuhan ano. Hindi man kayo sipak ng lang kuhan. 436 naman. 107 days. May mga pangalan talaga. So ito rin yung gagawin nilang punla para ibenta. Yun, may mga nag-ani nga oh. Nag-ani na sila? Oo, nag-muha sa kuhan. Tao? Para kuan rang ma kuan nila. Oo, para nga bubunggit sila ba. Yan. Ibalik ya bayan nila. Yan yung mga nagmi-maintain ng ano palay para wala talagang ma ano sa tawag noon. Yan yung mga nagmi-maintain sa palayan dito. Hirap ng daanan. Grabe din yung daan dito guys oh. Kagaya din dun sa atin. Ayan guys, sumulan na naman. Napahinto naman yung ano, yung kantin pero kasi umulan. Lagi na lang umulan dito. Si Camilo nandoon sa lungsod bumili ng binhi para sa ano. Nagtatanim naman kami ng palay. Ayun, mulan talaga. Ayun, ito na yung ano namin, sabaw. Sabaw ni Mamang. Ayun. Ha? Hi guys, dito na kami sa bahay. Wala pa rin kaming na biling ano, binhi para sa ipupunlasan na namin. Kasi walang available na stock yung inahanap namin. Wala silang ganon. Pumunta kami sa munisipyo. Wala rin silang bini sa ngayon. Mayroon naman daw. Hindi pa lang nga lang dumating. Hindi pa nga lang daw talaga dumating. Kaya iwan ko kung anong ibibini ipupunla namin ngayon. Tanong ko na lang sa kung anong pwede. Wala rin kasing binta na hybrid na binhi, no? Yung gaya ng tinanim natin. Wala silang stock sa ngayon. Ito, pabalik na lang muna tayo dito sa bahay. Yan, join ko na agmasa ng ano, simento para sa pagpile nila dito sa gilid. Tsaka yung dalawang karpintero doon, nagporma ng para sa slab. Magkakatawa kayo? Hmm?
Siguro eh, nagtataka kayo bakit wala dito yung pintuan, guys. Kasi may plano ako para dito. Gagawin ko siya ang kwarto. Hindi pa nga lang sa ngayon. Ano muna? Plano ko pa lang naman yun eh, na gagawin kong kwarto dito. Tsaka yung isa dito para idugtong natin dun sa maliit na kwarto sa loob. Para lumaki naman siya ng konti. Maglalagay pa ako ng ano dito, extension. Para pag may bisita tayo, may matutulog ang kwarto. Papagawa ko pa yan. Tapusin ko lang muna yung dirty kitchen natin at saka yung tiles at saka itong balkon. Meron na namang nakasampay. Umulan kasi kanina kaya hindi natuyo. Doon na lang talaga, wala pang masabitan eh. Pagawan ko pa yan ng ano talaga, yung masabitan para hindi naman siya sa harap makasabit pa gumuulan. Nahin ko lang muna yung kusina saka yung tiles bago ko uli pa extension dito banda sa gilid. Para maging bali maging apat yung kwarto ko sa loob. Yung isa pag may bisita, mayroon tayong pang guest room. Hindi pa nga lang talaga sa ngayon. Mag-iipon muna ako para doon. Tsaka yung plano din ni Yashel na tindahan dito riguro sa gilid ng ano kwarto. Iwan ko lang kung saan ba pwede. Saka na lang, plano ko pa lang naman yun eh, di pa naman yun sure. Pwede pa naman yung mabago. Ito yung forma niya dito sa ibabaw, guys. Yan. Lagyan pa nila ng ano to, kabilya. Dito. Parang ano talaga siya, beam. Tapos flooring na dito sa ibabaw. Ganito siguro kakapal. Bago ipatong yung ano natin, tangke dito sa ibabaw. Pormahan muna nila ito. Medyo mataas din pala. Yun yung sagingan natin dyan. Nakakalula din pala dito sa ibabaw. Yung ano ng abuhan. Yan si Carl. Hi Carl. Tsaka yung kamutihan natin dyan, kamote at saka kamuting kahoy. Ganda ng view dito sa taas. Baba na tayo guys. Yung saging pala dun oh. Putulin na natin yung saging mamaya. Para yun ko kung hinog na ba yan eh. Ito na yung natapos niya ngayong araw na to guys. Yan may porma na yung lutuan natin dito. Yung usok papunta doon sa taas. Dagdagan pa yan ng pile siguro. Mga 5 hollow block or 6. Lampas ng konti dyan sa beam natin.
Tsaka yung dito sa gilid, lagyan na lang yan ng forma ng beam. Tsaka yan yung bintana natin dito sa lababo. Ito yung lababo, ilagay ko sa gitna. Ganito sana yung forma nung nasa loob, para pag maghugas kita yung nasa labas. May bintana ba? Yung bintana kasi dun sa loob medyo angat siya ng konti sa ibabaw, kaya kailangan mo pang pumatong para makita yung likod. Ito, sinadya ko yung ganyan lang kataas para kita naman yung nasa labas habang naghuhugas tayo ng pinggan. Tsaka yan, bukas naman ulit umuwi na yung karpintero kasi hapon na. Tagal nilang ano, huminto. Ang aga pa nilang magtrabaho, tapos ang tagal huminto. Mato na mo, Kael? Ikaw na sila, Cheche? Napa mo ng tricycle? Oh. Ikaw mo gugihuwat ato? Punta sila sa lungsod. Sila ni Yashel. Alten din yan. Namang sure da. Yan. Sige, matuso. Doon na si Ken sa taas. May signal? May signal, taghan. Na? Naka... Kuan ka? Internet? Hmm. Mo ba? Maganda dahil magtambay dyan sa taas. Thanks for watching our video, guys, and don't forget to subscribe Camilo and Yashel's TV. See you sa susunod na video, guys. Bye bye.